Good day, guys! Welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito nga pala yung mga pato natin, nakakawala na ulit. At marami na naman tayong pupulutin mangga, guys, oh, na ipapakain sa kanila. At ito na nga pala yung bagong pisa nating mga sisiw kahapon. 21 pieces. Ang cute na mga little ducks. Yan guys, oh. 21 pieces. Perfect na pisa ni Mommy Ducks. And pagkain nila, Integra 1. At inumin nila, may vitamins na din para healthy sila. Tingnan nyo guys, oh. Dami. Lalaki na din. So for today's video guys, bibisitahin natin yung isa pang inahin nating bibe kung napisa na sila. Ito yan si Big Boy, ang masipag nating barako. Yan guys, nandito na tayo sa kanilang kulungan. Ayun guys, isa na nga yata lahat ni Mama Number 2. Tingnan natin. Yan guys, pisa na nga. Nakapisa na naman tayo. Guys, bagong pisa na naman natin yan. Kahapon guys, may nadaganan siyang isa na matay. Hindi, bali palabas na siya sa itlog kaso napisa niya yung o natapakan niya yung itlog kaya nadurog at hindi nakalabas na maayos yung isang anak. So bali 19 pieces lang siguro to. 19 pieces kasi 20 lang yan eh. 20 lang itlog niya na yun. Pero, okay na din. Not bad. Perfect din kung makapisa ang ating pato o bibe. Ibali, ilalagay ko yung clip ng paglipat namin ng 21 pieces dun sa kulungan kagabi or kahapon. Kasi, nilipat ko na guys kasi may mga nangangain dito kundi daga e ahas. Ultimo itlog yung kinakain ng buo ng ahas kaya itinabi na rin namin. So ito kapag natuyo na ito mamaya, lipat na din namin guys para safe. Bali yung anak lang siguro kukunin ko dyan para isang nanay na lang yung mag-aalaga sa lahat. Yan, may nagchat na nga sa akin kung meron pa akong available na mga sisiw na bibe. Eh, pag-iisipan ko kung ikikip ko to guys para mapakita ko sa inyo kung paano natin sila palalakihin. Bali, meron na tayong 40 pieces na ducklings, mabagong pisa. Then yung mga nakakawala natin na palaki natin is 70 pieces yun. Then dami nating mga alaga. Tingin nyo guys, ikikip ba natin yan para mapakita natin sa inyo kung paano tayo magpalaki ng mga bagong pisang bibe. So yan guys, so ito yung mga eggshell. Binato ko dyan para kainin ng mga breeder natin na pato o bibe. Tapos baka mamaya lipat na rin natin yun talaga kasi mahirap na, sayang naman. Bisitahin naman natin yung ating pugaran na manok kung may itlog at mag-iipon tayo. So yun guys, ngayon kukunin na natin yung mga
napapisa natin bibe kasi baka dagain. Kaya kailangan isinop na natin yung bibe natin para safety sila at hindi sila madaga. Kasi delikado na. Kasi guys, meron ditong ahas na kumakain din ng itlog eh. Kaya dapat sinupin na natin. Gaya nga, lumipat doon sa kabila. Ito, napisa. Namatay guys. Oh. Namatay itong isa. Sayang naman. Yan, natapakan guys. Ilan na nito? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Kaso natatapakan pala. Ah, baka yung pinasok kanina ng manok guys. Sayang naman oh. 40 na lang sila kung sakali. Bukas pa mapipisa ito oh. Dahil malaki pa yung pusod. Pero ganun talaga guys. Wala tayong magagawa. Premature pa din. Yan guys. Kunin na natin. Kasi ayan, kita nyo, lumipat dito sa kabila. Kala siguro nila, nanay din nila yan. Baka meron sa ilalim. So kunin natin guys. Para safe sila. 21 guys. 21 ducklings. Galing nung nanay nila. May nanay. Ito guys, ilawan lang natin sandali. 21 ducklings guys. Dumami. Dumami itlog nun ah. Mukhang kinukuha. Ay, itlog ng manok. Ito guys, oh, itlog ng manok. Nakaitlog dito sa bibe. Naiistorbo. Ayan, sinasabi ko guys, kaya hinihiwalay ko rin sila dahil nag-aagawan sila ng pugad. Pero ayan guys, lipat na natin sila. Kunin may inahin. Ipat na natin guys. Dilaw na dilaw guys. Yan guys, dito natin sila pasisiglahin o palalakihin bago natin ibaba. Yan guys. Ayan, may pagkain na din sila para maturuan na nanay kumain. Sayang talaga yung napisa, natapakan guys. Ito. Yan guys, tuturuan na nanay ang kumain tsaka uminom. Sana bukas ay mapisa na yun at walang madisgrasya. Sayang din kasi. Bago lang kasi yung mga breeder guys. Kaya siguro natapakan din yung nanay. So yun guys. Ito yung update ko sa paglipat sa kanila. Tara, doon mo mabuti anak. Tara guys, puntahan natin yung pugad ng ating mga manok. Check natin kung ilan makukuha natin. Kasi hanggang alas 4 eh, may nangingitlog. Anong oras pa lang?
Dito may apat na guys. Sa Brahma wala pa din. Dito mamaya na natin papasukin guys. Medyo matapang kasi yun eh. Breeder natin na yun. Yan guys, malapit na rin siguro yung maging mga itlog yung ating mga pabo. Bago lang kasi ako mag-alaga ng pabo guys, kaya hindi ko alam kung dumalaga na ba sila o ano, binatilyo na din. Tsaka bahala ko ulit pala guys magdagdag ng inahin. Ilan na nato inahin ko nakakawala? 7 yata. So ilan na lang yung nakukuha kong itlog kada araw. Tapos guys, magkakatay pala tayong bibe. Mamaya tikman naman natin alaga natin. Yan, yung dalawang yan. Dalawang puti, kakatayin natin yung guys. Tawagin mo sila. Pinapakain ng anak ko guys. Gusto daw niya magpakain ng bibe. Ba tumuntun? Parang iba din. Yan guys, dami nila talaga. Ganun lang. Yung kamay-kamayin mo lang. Yan. Oh, ibuhos mo na dyan, nak. Kita dito. Uy. So, yan guys, oh. Lalaki na. Puti na sila. Dudungis pa, mangga yan guys. Kaya marurungis yung mukha nila dahil sa mangga. Yan yung mga manok natin. Mga future breeder. Ayan yung iba, kumakain mangga dun. Tapos ito yung iba. Baka itong June guys o tag-ulan eh madispose na namin sila kasi bumabaha dito eh. Sayang naman kung mapunta lang sa iba o malunod. Yes guys, nalulunod din ang bibe pag napagod na itong maglalangoy at basang-basa at nilamig. So paano guys, salamat sa panonood. Kita na lang ulit tayo bukas. Thank you. Magbabay ka na.